Ano ang amount ng PIN? Yun lagi eh. Situate ng pitch mo is consumable 2 hours. Mm-hmm. Chance mo na rin yun na dalawin sila. Para makita mo. Yeah. Two, two and a half, whatever. Para may chance ka na rin. Anong difference nito? Anyway. Yun ang kung tawag mo clinical ay ini-observe mo lahat yun. Mm-hmm. Kaya I suggest na ang pinakamagaling na tauhan mo ilagay mo doon sa brooding. Okay. Dahil very critical yan. It will make or break you ang brooding period. Ang susunod na tanong niya is kailan mo tatanggalin yung source of ilaw? Mm-hmm. Source of it. Dictated din naman yan by behavior. Kasi titignan mo, kung medyo maayos na pagbalahibo niya, mm-hmm. yung sabihing kaya na yan. Dictated din yan ng environment. Alam mo, kung makuhan, puro ulan, or haya mo muna. Haya mo muna. Ngayon, kapag mainit naman, madidemonstrate yan between 11 to 2 or 3. Uh-huh. Makikita mo. Maobserbahan mo yun. Ang kuna mo, kahit hindi mo makita, no? Maski from afar, pagkatahimik sila, medyo all is well yun. Mm. Pag maingay, punta mo. May diferensya yun. Mm. So gano'n. Siyempre, complainant din yun eh. Uh-huh. Magkukomplain yun nila magkapagsalita. Pero ganun sila. Okay. Sa brooding po, di ba galing sa kahon, ililipat nyo sila sa ililipat sa sila, nila? Tatlo, apat, apat, whatever. Na-mention nyo dati na parang lalagyan nyo ng harang na cardboard para... Cardboard, o para hindi magtalunan. Mm-hmm. Para hindi magtalunan. May nandun lang sila within the room. Within the space. Kasi pag walang harang yan, magtatalunan yun. Hindi mo na makukuha yun. Nakakalat na yun sa kung maluwag ang kwarto mo. Uh-huh. Kaya kinoconfine mo sila. At saka yung distribution mo ng heat, mahirapan ka. Uh-huh. So, kaya ganon. Guard, kung tawagin yan, rail guard. Ano yun? Paghihiwalayin mo pa sila? Or? Maghihiwalay yan. Uh-huh. Kaya ilalagay mo lang within the space na may guard, may rail guard, tapos nandun yung feeders mo, may waterers ka. Hmm. Ilalagay mo lang sila doon. Bahala na sila maghanap ng comfort zone nila. Okay. And then, yung lugar po na yun, so pagka, kunwari, tapos na yung brooding period, malalaki na sila, may balahibo na, and then mukhang kaya na nilang walang pailaw. Mm-hmm. Ano yun, ililipat niyo ba sila ng lugar o dun lang? Hindi na. Itataas mo lang yung bumbilya, ganun yun eh. Kaya itaas-taas lang yun at adjust mo lang bumbilya, di wala na sila source of ilaw, kapatiin mo, taas mo. Pag nandiyan na sila, wala. Ayos lang, behavioral. Tingnan mo na naman. Mm-hmm. Pero ang gaze siya, kaya di makita, pagka medyo tahimik, maayos ito. Kukonvert lang ng convert yung kain lang ng kain niyo. Mm-hmm. So, pag nag-ingay, delikado ka. Dahil baka nainitan, baka masyadong maginaw. Worst is baka nandun maraming daga o kaya ahas. Yun ang worst. Pero nangyayari yun. Mm-hmm. May pusa, may daga, may ahas. Kaya kailangan bisibisitahin din ng boy, whatever. So, kailan nyo malalaman kung pwede na alisin yung cardboard na harang? Tingnan mo ang balahibo nila. Pag medyo developed na sila, kaya na nila yun. I mean, you know, kaya na nila tanggalin yung kuha. Tapos, tanggalin mo na yung kuha, cardboard, kaya mo sila. Tapos, wala tapos, na rin kulog. I mean, wala nang takip yung kulog. Wala nang kulog yun. Oo. Dagdagan mo na feeders sa waterers mo dahil malakas na yan kumain. Mm-hmm. Dagdag ka lang yan ang dagdag.
So, yung mga iba kung natin nag-aalaga, meron silang separate na brooder, tapos meron pang mahiwalay sa grower na lugar. So, anong advice nyo kung maglilipat sila? Huwag na lang sila maglipat dahil additional trauma yon. Additional trauma, additional stress. Yung kinain niyan, nasayang lang. No? Tapos i-replace mo rin naman yun eh. Kaya napoprogram ka dyan, yung kwarto nila. Ngayon, limited limang kwarto, marami kang binroon. O, ilipat mo iba, si ibang kwarto. Hindi naman lahat ng kwarto nabubog ka eh. Pipili ka lang isa, dalawa, whatever. Depende sa binubrood mo. Kung ilan sila. Kung mga 50 lang, talagang ikukumpay mo lang yun. And then, meron ho ba dapat na time of day na kunwari maglilipat ka nga nung... Cooler. Yung ibang gabi para hindi sila maingay. Hindi na sila nakakabulabog. Okay. Basta tahimik. Tahimik din yan. Okay. Para tahimik yung paligid. Saka mas malamig. Oh, malamig. Hindi sila na-stress. So, kung mas stress sila? Minsan, pag masama ang katawan, yun. Madidiretso yun. Madidiretso sa kon. Sakit. Kasi pag sumama ang katawan, yung opportunist type ng bakterya titira sa kanila. Okay. So mag-antibiotic ka. Ganun na, ayun na naman. Additional gastos na naman. Mag-antibiotic ka naman, 2-3 days. Ganun. Naman ganun. Okay. Basta hayaan mo na gawin nila ng walang intervention kung kaya nila. Ganun ang rule. Kung kaya nila. Ngayon, mag-intervene ka lang kung hindi nila kaya. Kung may diferensya yun, intervention ka. Pero pag kaya, hiya mo sila. Parang, ikuan ko yung ano ha, extend ko. Parang inahin niya ng baboy. Huwag mo nang isipin na gawin yung mga procedure. Kung kaya nung inahin, haya mo siya dahil siya pinakamagaling yan. Ang iniiwasan mo lang pag nanganak siya is maipit. Madaganan niya. Yun lang kaya nandun ka. Nandun yung boy. Pero yung mga ano, mga activities na kaya niya, siya the best. Yung okay. Magkagagawa nun. So, inisert ko lang para karamihan kasi na nagmamano ka, mayroon din yan. Okay. May mga kanya, isa, dalawa, tatlong inaheng, ganun. So, natural birth, kumbaga. Oo. Oh. Ang Cyfil ay supplement para sa mga manok at iba pang fowl. Tinutunaw po ito sa tubig. Matipid po itong gamitin dahil kailangan lang ng 1 to 2 grams para sa isang galon ng tubig. Meron itong enzymes, amino acids, vitamins, electrolytes, at probiotics. Tinutulungan ito ang mga alaga ninyo na makarecover agad sa stress. Magiging efficient ang digestion at pag-convert ng feed sa karne. Kung sa layers naman po, nagiging mas marami ang itlog at mas madilaw ang yolk. Ang Zyfil ay registered sa Bureau of Animal Industry. Magpadala na ng message sa aming Facebook page para mag-order.